Hindi mo makapunta ka sa Iceland. Ako, marami sa lahat niyan. Sa freezer lang. Marami. Sabi ko, why should I bother myself to see Iceland? Sabi ko, it's nothing. Not just to see God in your prayer is something beyond imagination. Hindi kaya ng isip. Napalo nyo? Kaya when you pray, you focus first of who your Father is. E biglang marirelax yung puso mo. I'm telling you, that will make you so peaceful na parang biglang nawawala lahat ang problema mo just to see who God is. Okay? Nagkakataka? And yun ang ating tatay. And pangalawa, yun dahilan kung bakit we can fix relationship with other people. Tingnan ninyo. Our Father. Kasi sa maraming tao, ito malaking problema. They always think na, oh, kami naman yung Diyos, wala akong pakirap sa ibang tao. Alala ko yun eh, meron pa akong kasama sa room dati, oh. No, she's gone, nagpe-pray. Eh, kasi miss ko siya, ay, nasa kwarto yun, ha? Sabi ko, hindi niya naman, natutulog pa kami. Ay, kasi kausap ko si God, wala akong pakirap sa tao. Hindi totoo yun, hindi totoo yun. Diba, meron pa nga, di ba, kakanta. Tatama ang kanya kami, pa! Wala siya pa kayo na, hindi pa naligo, kung saan ako naligo. Di ba, eh, kutok din yun. Hindi totoo, wala kang pakialam sa kanya. Wait, diba? Our Father. So in other words, magpe-pray ka pala, hindi mo iniisip yung sarili mo lang. Kasi our eh. Hindi mo lang siya tatay. Our Father. Now, meron ka pa mga kinukonsider ng kapatid. So before you ask anything, you also consider, will this help other people? Ano ka this? Kasabi ng Bible, love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. And you love your neighbor as you love yourself. So ito ang test. Gusto yung malaman kung talagang sa Lord tayo, at tatay natin si God, beloved, let us love one another. For love is from God. And everyone who loves is born of God. If you truly belong and to God, as if you call Him Father, sabi niya, anong palatandaan? Anong palatandaan? Andiyan ba ba? Anong palatandaan? Love. Sabi niya, everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love, in other words, does not know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. And this is love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Now, this is what we do. Alam niyo bakit? Simple lang. Paano ka magagalit sa kapwa? If you know how big your God is, nalala ko meron akong kaklase, binastos ako dati sa ano yun, review namin yun, review. So, binastos siya talaga ako. As in, pick up sa kanag, parang as in, you do not exist, no? Parang ganyan. Tapos, di nung ano na, magpe-pray na ako, na, gusto ko sana sabihin, kayo na gumanti sa kanyang Panginoon Diyos. Ganyan, no? Bigla ko naisip mo, oh, baka tinisip na ng Lord yun, tapos yun na. Naawa ako, iniyakan ko siya. Sabi ko, bakit patawarin ko siya, hindi niya po alam ginagawa niya, patawarin ko siya. Hindi ko na ibigyan yung request sa inyo. Naawaan niya siya. Alam niyo? Bigla na lang humingi ng tawad. Sabi niya, hindi ako makatulog, magdama. Sinulatan ako, patawarin ko ako na ikaw ay binastos ko, ganyan, hindi kita ginalang, kaya patawarin mo ako. Kaya kung papaari na, ay sana huwag ka na magalit sa akin. Diba? Pero isang laki-laki ng Diyos na eh. Kaya minsan isip ko yung kapit-bahay, di ba yung kapit-bahay namin, for example, dati yung kapit-bahay namin, huwag ito ito lang. Talagang sobra kung ano, yung kakanta sa gabi. Yung kakanta, ang ingay-ingay, yung katulog na rin, di ba? Huwag saan ako maganda yung kanta, sito lang, doon talaga. Sabi ko, Panginoon, kayo na po bahala, ano, pwede mo pa nahimigin kasi na, kasi kawawa naman po yung mga bata, yung nakakatulog. Pero siyempre, ayun, huwag din naman silang gantihan na baka masunog yung bahay na, ganyan, di ba? Okay, wala sila sa amin. Pero ayaw mo rin sila masaktan. Napanin nyo? So, pinalipat sila ng ibang bahay. Siguro, mas magandang bahay yung pinipata nila. Pero at least, hindi na aming kapit-bahay. Wala nang kumakanta. Napanin nyo? Kaya sa nagagalit ka, ibigay mo na lang sa Diyos na sumpos na kawahin, mahalin mo sila. Napanin nyo? Okay, ma'am? Meron ka bang kasama sa opisina na tatamad-tamad? Huwag mong sabihin, tamaan sa akin sa kundan. Huwag yan naman. Lagdagat siya ng centauri. Ulan na ulan yung kaysa niya, beloved, if God so loved us, He also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us. His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him and He in us
because He has given us His Spirit. So amazing, no? Sabi niya ganun, kung minahal tayo ng Diyos by giving His own Son, anong idea na? Tignan niya, we sin against God. He is so powerful. He can kill us at any time. He can destroy us at any time. Tama? Tama ba? Yes. But He chose not to destroy us. He chose to come to save us. Sabi niya, that's the way to love your brothers. That's the way to love other people. Instead of meditating destruction, you think of how you can spare them and save them. Okay ba yan? Hello? Tingnan mo yung kakabi mo. Kapag nasaktan ka dyan, huwag mong isipin masira siya. Isipin mo, paano siya matutulungan mailigtas? Hindi ko makalimutan yung pamangkin ko, nagkawasap kami sa kami lang sabi niya, kasi hindi man siya asawa niya. Yung asawa niya, parang premeditated bago siya yung asawa. 1 year pa lang siya. Talagang hihiwala yan siya. Ganun lang pala yan, talagang, ano na, ano yung mga, ano eh, may topa kung minsan yung mga babae. Hindi naman lagi. Minsan. Hiniwala yan siya. Tinanong niya ako yun. Sabi niya, ito, paano niya siya? Sabi niya, bakit? Sabi niya, iniwan niya ako. Eh kung magkasama siya ulit, ano mangyayari? Di adulterous siya kasi sabi ng Bible, dinivorce ka niya eh, walang dahilan eh. Walang dahilan pa dinivorce ka. You are faithful to her. So, siya may kasalanan. Sabi niya, ikaw, eh ako, pwede magkasawa? Depende. O ano gusto ng Diyos sa'yo? Pero pwede ka lang magkasawa palagi ko kasi hindi naman ikaw ang nanloko siya. Kanya, ayoko magkasawa? Bakit? Gusto pa rin siya bigyan ng pagkakataon. Maiayos ang kanyang pagkakamali. Amazing. Sabi ko, yan ang pagmamahal. Nagano niya? Kasi pwede naman eh. Kasi pag nag-asawa na ako, hindi ka na maayos yung kanyang sitwasyon. Pero hindi pa ako nag-asawa, maaayos siya pa. Sabi ko, hanggang ilang taon kaya yan? Kahit na pagtanda ko. So, lupet ha? Kasi sabi ko, narinig ko yun, maiyak-iyak ako. Kasi kung ako lang, patay mo yan. Hindi siya. Pero hindi ako na-realize, yun ang pagkakindin ng Diyos. It's not to think of destruction, but to think of fixing and helping other people to make their ways correct or corrected. Okay niya? So, isa dito tayo, di ba, sa guard natin, tamaan mo siya, matay ka lang, masakit ka na siya. Di ba, masakit ka na siya, ayan, nakasakit ka na siya, si Bilo. Hindi ka naman. Kasi ang totoo niya, nasasaktan na tayo pag nangyayari sa kanila eh. Kasi yun ang totoo pagmamahal sa Diyos. Okay niya? And sabi niya, we have seen and testified that the Father, in other words, has sent the Son to be the Savior of the world. So whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. If you confess that Jesus is your Savior, meaning you have the same heart, the same love for others. Okay po? Nakakanina tayo. We are always thinking of what is best for other people. Yan ang prayer. So whenever you come to God in prayer, ang inisip mo, ano pong makakabuti sa ibang tao? Nabigyan natin. Hindi makasira, hindi makakapag-angat sa atin pero the destruction of other people. Hindi na naman. Inisip natin, kasi alam mo yung mga empleyado, ganyan prayer ka sa mga boss nila. Panginoon, saan na? Sakit sa puso. Let's talk about that. Hindi yan ang tamang prayer. Lahat ang prayer, Lord, pagpalaan mo siya ng buhos. Ano yung makita ka ba? Di ba? Naman, hindi yung pagpalaan mo siya, buhusap siya, sako-sako, kung hindi siya ng piso. Hindi patay din yun! Di ba? Ganun din sa ano, laging iniisip natin at nagkakabuti na. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love and the one who abides in love, in other words, abides in God. And God abides in Him. By this, God is perfected with us so that we have confidence in the day of judgment. Because as He is, sabi niya, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love cast out fear. Because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. Let me end. We love because He first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, ang tawag sa kanya? Liar. Sabi niya, for the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother. In other words, what is your priority? First, your priority is to really honor God in your life.
understand your relationship with Him. At the point naman, your priority is not what you can gain from your prayer, but what the others, your brothers, your sisters, can gain out of your prayer. Nanala ko, dahil yung mga kapatid nag-aaway sa mana, sa pray sa na, ano, sa akin ako kay mana, you know, katukuhan niyo. Alam niyo, isang pasalanan ko sa Diyos, nung namatay yung tatay ko, hindi ko in-expect na marami hindi pala siyang naiwan, ha? At alam mo kaninong pangalan? Kaninong pangalan? Lupain, ha? Lupain, ganyan. Ano kaninong pangalan? Pangalan ko. Kasi junior ako. Nanay ko, buhay pa siya ng ngayon. Nasa pangalan ko pala lahat ito. O may, sabi niya, grabe si tatay mo, ikaw lang isip niya. Isip niya na kapatid. Ano dapat kami gawin dito? Sabi ko, ngayon, pwede po ba ibigay na lang natin sa kapatid ko? Pwede niyo po ba ipangalan na lang sa kanila? Ha, bakit? Hindi ko naman kailangan. Ang tatay ko naman, mas mayaman kaysa sa tatay. Nakamali. Kaya nung tinitirahan namin, pinigaw aking bahay, sabi mga kapatid ko, kuya, kami nandito rin dyan. O sige, kayo rin yan, hindi pa kanawa sa iba. Pwede ka lang, hindi ka lang itong bagong bahay. Ibig sabihin, kaya ka hindi tako, kasi may tatay ka naman. Kaya hindi ka na kailangan ng pagpunahan pa sa mga kanya. Kaya yung asawa ko, nung namatay naman tatay niya, sabi ko, huwag ka na nakipagpunahan sa pamanahin mo ha, wala naman eh. Kaya kung hindi ko na tayo sa ganyan, mag-replay ka na kaagad. Ayoko kita nung may pagtatasag ngayon, mag-quit claim ka na sa anumang mamanahin mo dahil hindi ka naman pababayaan ang tatay natin sa lahat. Our Father, who art in heaven, hallowed be. Yes. Magkakanindi ako. Ganun isa opsina, huwag kayo matakot at parang bakit nabukuha kayong credit kaya kami alagawan nyo. My Father knows everything. Okay? Because promotion does not come from the boss. Promotion does not come from succeed. It comes from my Father who is in the heaven. Okay? Nagkakamig lang tayo? Yeah, worry-free. Nagkakamig. Kapag sabi sa tabi mo, ano ang priority na priority? Are you worry-free? Because of the relationship with God and with the brothers. Tayo din lahat ay pangalaman. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, God. Panginoon, maraming salamat that you know everyone's concern, everyone's issues. Thank you, Lord God, that we can run to you because you are our Father. Panginoon, minsan naiingit pa kami sa mga tao. Hindi naman kailangan. Minsan nag-aalala na kami na hindi naman kailangan. We may not see the solution right away, but we thank you, Lord God, as we walk with you, as we abide in you, as we understand who you are, Father God, in our Lord, in our life, and we understand that you are our Father. Lord, thank you that we have no reason to be worried about. If you are teaching us something, maybe we are teaching us how to manage our finances properly, how to plan, how to make our lives better, how to be diligent, then help us to learn it. Help us to know it. Lord, that we may not waste the pain, the hurts that we're going through in life. But that nothing of this will be wasted because we will learn and we will continue to grow because you are our loving Father who cares for us. Indeed, there is no accident. It is all for our good because we love you, because you first love us. Thank you, God. You bless this company. You bless everyone, and bless every company we represent and every family we represent. Lord, we pray that we may all learn to live a life with rest in our heart, in our spirit, and in our mind. In Jesus' name we pray. Amen. God bless and good afternoon.